Welcome to my vlog. Okay, bago nyo panoorin yung ating mga mahalagang video, please like and don't forget to subscribe my YouTube channel and then share nyo rin. Don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ating gagawin. Yahoo! Hello! Oh, nandito tayo ngayon sa EO Corp office para mag-purchase naman tayo ng gold package. Yeah, tatlong gold package and then 9 na starter package. Total of 12. Grabe. So shout out sa mga umahataw at walang takot na talagang gumagawa sa negosyo. So yung mga matatapang, yung mga kahit nare-reject ay tuloy pa rin. So yung iba ay manhid na. Shout out kay Ma'am Ani. So yung iba ay manhid na. So maganda yung manhid na. Kasi tulad lang yan nung pumara ka ng taxi na hindi ka pinarahan, hindi ka naman nagalit, hindi ka naman naglulumpasay sa daan. So ganun lang dito sa business. Kahit gaano kaganda yung business mo, kahit gaano kaganda yung products mo, kahit gaano kaganda yung opportunity na daladala mo, meron at meron pa rin magre-reject sa'yo. Diba? Bakit nga ba ang daming hindi nag-success sa ganitong business, sa MLM or multi-level marketing? Kasi yung una-una is the lack of knowledge. No? Kumbaga, kulang sa kaalaman. Dapat dito is aralin natin. Kahit naman sa ibang klaseng business, kahit anong larangan ng business, kailangan merong alam. Kailangan alam mo yung mga pasikot-sikot. Even sa ba, meron kang karinderya, dapat alam mo yung mga bibili mo, alam mo yung mga lulutuin. So dapat alam mo. So ganun din dito sa network marketing, sa multi-level marketing. So dapat aralin natin bawat pasikot-sikot sa business natin. So hindi tayo minsan dito is dito sa multi-level marketing or MLM is dito talagang maranasan mo yung matinding rejection, no? So halos ang matindi pa rito yung mga kamag-anak mo mismo, yun ang unang magre-reject sa iyo. Kaya tumigil ka na diyan, mag-focus ka sa trabaho mo. So, saka na sila maniniwala kapag nakikita na yung success mo, kaya tuloy ka. Mga kaibigan mo, best friend mo, classmate mo nung elementary, talagang dikit na dikit kayo. No, inaalok mo, pinisiran mo, inatanggihan ka, ininigatib ka. Sila mismo, sila yung unang magre-reject sa'yo. Kaya ikaw, kapag wala kang alam, suko ka na. No? Give up mo na yung pangarap mo. Nakikita mo yung pangarap mo dito sa networking or multi-level marketing, na-reject ka ng mga kilala mo, mga mag-anak mo, mga dikit na mga kaibigan mo, bumitaw ka na kasi lack of knowledge, kulang ka sa kaalaman. So dapat hindi ganun. No? Nakita mo na maganda, andito yung pangarap mo, tuloy mo. Bakit yung pamaganda ang network marketing? Kasi una-una is sa liit na halaga, sa liit na puna, pwede kang kumita ng malaki. Diba? So, ang mostly networking or MLM, madalas ang puhunan mo dito is parang presyo lang ng cellphone. Ang maganda, may kasamang products, may babalik siya yung products. No? Pwede mong gamitin, pwede mong bita. Ang maganda, negosyo mo, lifetime. No? Yun ang kagandahan sa multi-level marketing. At bukod dyan, kahit saan mo, pwedeng gawin. Kahit namamasyal ka, kahit saan kang lupalop na ng mundo, namamasyal ka, pwede mong gawin yung business.
kahit saan. No? Di tulad sa labas, yung mga tradisyonal. Karinderya, sari-sari sa pag pumunta kalimbawa ng Palawan. Pwede ba? Hindi pwede. Bakit? Ang bibigat ng kaldero mo. Kawali mo. Tama? Kung saan yung karinderya mo, doon lang yung mga client mo, mga customer mo. Saan yung sari-sari store mo, doon lang yung mga client mo, yung mga customer mo. Paano pag pumunta ka ng Japan? Pumunta ka ng Amerika, ng Singapore, ng Thailand. No? So, wala kang client doon. Pero pag network marketing or networking, kahit saan pwede. Pwede ka magkakaroon ng client. No? Kaya grabe, believe ako, no? Shout out. Congratulations sa inyo. No? Team Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa ibang bansa. So, 12 na package yung I purchase natin, no? Grabe. Nakikita ko sa inyo yung pinagdaanan. Kasi ako, pumasok dito sa MLM, sa business, is dati akong gwardiya. No? So, ginagawa ko siya part-time habang nag-duty ako. Marami registration kasi una-una is yung mga officer, no? Pagka nakita kami nagsiselfon, banding-banding, pagalitan kami. Minsan nag-online kami, puyat na puyat. Makakailip kami, di may iwas. Pagalitan kami. Kaya, talagang sacrifice. So, tiniis lang namin, tiniis ko lang. Dumating sa point, yung isang kinsinas ko sa pagigwardya, kinita ko lang sa Yukov na isang linggo. Nag-decide na ako kung nag-full-time. Nag-decide na ako. Imagine mo yun. So, sacrifice. Kailangan natin aralin. Iba kasi maraming dahilan. Pag sinabi na apply, dapat ni mentor, mag-aral ka, mag-aral ka. Sumunod, yes, apply ka lang. Bakit? Sila po yung nauna eh. Sila po yung may alam. Hindi kasi ito tinuturo sa school, yung network marketing. Wala to sa school. No? Pero ngayon, tinuturo na to sa Harvard University, yung multi-level marketing or networking. Pero dati wala. So, hindi ito tinuturo, kaya sumunod tayo sa apply natin. So, hindi natin tingnan yung apply natin kung ano natapos niya. Janitor man siya, security guard man siya, factory worker man siya, basurero man siya. Pakinggan natin bakit. Siya yung apply niya. Siya yung nauna sa business. No? Yung iba kasi, porque may pinag-aralan, no? Teacher, police, ganyan. So, yung apply niya ay walang natapos, hindi na makinig. No, pride yun. Tanggal natin yung pride. Sumunod ka ka-upline. Pag sinabi na upline, training, no? Hanggang mo siya upline. Kasi siya yung nauna sa business. Siya yung nakagawa ng tama. Kaya nga siya nag-successful. Eh. Diba? Kaya nga siya nakabili ng kotse. Kumita siya ng 300 to 500,000 per month. No? Kasi, nagawa niya ng tama. Diba? So, Sir Kim, high school graduate. Dating merchandiser. 300 to 500,000 per month. No. Yung iba hindi makinig, no? Hindi sumunod kasi walang natapos. Hindi ganoon. Sa multi-level marketing is yes, apply ka lang dapat. No, follow the upline. Kapag kasi sumunod ka, no? Mag-aral ka. No? So meron kang maituro sa mga down the line mo sa mga leaders. Diba? So madalas walang baga hindi nagmo-move, no? Hindi nag-level up sa ganitong business. Walang resulta dahil di sila marunong sumunod. No? So hindi sila mag-aral, hindi sila makinig sa mga sinasabi na upline kasi walang natapos. So hanggang bumitaw na lang. Balik ulit sa dating buhay. Ganun din naman eh. Maghihirap ka sa labas, dito na paghirapan mo kasi pwede ibibigay kung anong gusto mong income. Diba? Sa labas, maghihirap ka na yun. Paikot-ikot ka nga lang dun eh. Diba? Maabot ka na nga ng 10 years, 15 years dyan. 20 years. Sildo, bayad, utang. Sildo, bayad, utang. Ikot. Minsan, napunta ka pa ng London. London dito. Tama. So ako, isang gwardiya. So nag-resign ako ng pandemic. So 8 months,
8 months or 9 months na ako full time. Pandemic. Diba? Yung maganda sa pinasukan natin, ito U4, is very stable. Lumalaban kahit pandemic. Grabe. Lalong lumakas. Kahit pandemic. Kasi hinahanap ng yung products natin is pang agriculture, may animals, pang supplement para sa animals, supplement para sa tao. Meron tayong beauty products, coffee. Talagang lumalaban. Bakit? Kailangan nila. Hinahanap sa market. Tuloy-tuloy. Grabe ang katawan. So, galing ako sa LBC kanina, nagpapadala ako ng products. No? So, ngayon, balik ulit ako dito sa office. Inauna ko lang yung pinapadala sa LBC kasi maaga nag-cut off. Tapos, bumalik na lang ako. So, purchase ulit tayo ng 12 na package. So, ganun kalupit yung U-Corp. Tuloy-tuloy lang sa mga leaders. Tuloy-tuloy lang. Kasi yung iba, hirap sila makapasok sa U-Corp. Pero kayo, andyan na kayo. Tapos, ngayon, nung napasok, pumasok na kayo, nandyan na kayo. Hindi nyo, natutulog na lang kayo. Diba? So, andyan na kayo, di patawin nyo na. Ano pa hinihintay mo? Maubos nila, maubos namin yung mga kamag-anak mo, kakilala mo, sa kakahataw. Or sa kakahataw pag matanda ka na. Or sa kakahataw pag 60 years old ka na. Diba? So, habang bata pa, hataw. Kailangan. Bakit? Para ma-enjoy mo. Yung pinagsikapan mo, pinaghirapan mo. Yun ang kagandahan dito sa multi-level marketing. Dahil napaparami mo yung sarili mo sa ibang tao para kumita ka na mabilis at malaki. Diba? Hindi mo pwedeng gawin sa labas. Sa labas, kahit nagkatrabaho ka, hataw ka na hataw, kahit magtumbling-tumbling ka pa, mag-serve ng kape. Yung sweldo sa'yo, pang isang tao lang. Dito, humataw ka rito, yung sweldo sa'yo, yung bibigay sa'yong income, pang 10 tao o higit pa. So sa labas, kahit magtumbling, balitok-balito ka sa Bisaya Works, yung sweldo sa'yo minimum, isa pa isang tao lang, para sa'yo lang. Diba? O yun ang kay Bandito. No? Habang nag-i-enjoy ka, kumikita ka. Bakit? Dumadami ka. Leverage. No? Yan ang maganda. So yung tinatrabaho mo sa labas, yung income mo sa labas sa loob ng 1 taon, no? Pwede mong kitain dito, yung income sa labas ng 1 taon, pwede mong kitain dito ng 1 buwan. Diba? Kaya hindi, yung iba nagsasabi, wala akong time jam, wala akong busy ako. Saan ka busy? Sa minimum, sa 500 to 1,000 isang araw. O dito, may maximum tayo, isang araw, 20,000 per day sa isang account. Diba? O saan ka may time doon? O dito sa 20,000 per day maximum. Dito, aralin mo, hatawin mo. Kano ang gusto mong income, bibigay sa'yo ni U-Corp Company. Anong gusto mong income? Diba? Aralin mo nga lang kasi walang overnight success. Pag pumasok ka, bukas mayaman ka na, wala. Walang ganun. No? Walang ganun. Pagpasok, para tayo dito nagtatanim tayo ng mangga. Kaya sa mga nagtatrabaho, tulad sa akin, nagtrabaho ako. So, ginagawa ko muna siya, part-time muna. No? Kasi, kapag pumasok ka rito, nasa stage of learning ka pa, naaral mo pa yung business. Ibig sabihin, hindi ka pa magaling agad. Ganun yun. So, kaya yun, nasa stage learning, stage process. Para tayo nagtatanim ng mangga rito, na kung saan pinapausukan, dinidiligan. No? Pagdating ng mga taon, bago mumunga. Pero, pag namunga, grabe, kahit apo mo, makikinabang. No? Pitas ka ng pitas, busog ka na. Makapitas ka pa rin. Bakit? Tuloy-tuloy ang bunga. Ganon dito. Pati ako mo, pati ako sa tuhod, pitas pa rin ang pitas ng mga kapag nag-umpisa ng mamunga. So, ganon dito sa U-Corp. So, ang tinatanim natin dito, mangga. Hindi munggo. Kung tinanim mo ngayon, bukas, mag-harvest ka na, tawgi na, gugulayin mo na. Hindi ganon yung business natin. No? Pag munggo, bukas, tawgi na, tanim ka ulit. Ganon. So, tayo isang business tayo magtatanim.
pag once na namunga yung tinanim mo, yung business mo, tuloy-tuloy yan. Kahit apo, apo mo sa tahon, makainabang. Kahit busog ka na, pitas ka pa rin ng pitas. Tama, kaya huwag nyo indahin yung mga rejection. Kaya ka may, kaya marami rejection kahit lack of knowledge, hindi mo pa alam yung business. Kaya marami pang rejection. Ngayon, aralin mo para at least magbabawasan yung rejection. At yung rejection niya, huwag mo takasan, huwag mo taguan kasi diyan ka tumitibay. Diba? Diyan ka natututo sa rejection niya. No? Eh, kami nga, diba? So, inahanap namin rejection. Bakit? Pag may rejection is talagang diyan mo malalaman na ginagawa mo yung business. Kaya ka na-reject. Diba? Kung gusto mo, hindi ma-reject, tulog ka ng tulog. Sa, kahit saan naman, may rejection naman. Kung nanligaw ka, hindi kasi nagot, rejection hindi. O di rejection, diba? O rejection yun. Pinarangan ka ng taxi, hindi ka, kumara ka ng taxi, hindi ka pinintuan. Rejection yun, hindi. O di rejection yun. Hindi ka naman naglumpasay. Nagagalit. Diba? O aralin natin, satawin natin, sunod kaya upline, yes upline lang. Ano yung tinuro na upline? Yung trainings. Tanggalin yung reason, tanggalin yung dahilan. No? Iba kasi, o training, ganyan. O mainit eh, maulan eh. No? Daming dahilan. Walang signal. O, digo, pag gusto, may paraan. Diba? O congrats sa mga humahataw, sa leaders natin, o sa Mindanao, sa Visayas, Luzon, din sa ibang bansa. Tuloy-tuloy lang. So, andito kami to support you, to guide you. Okay, bukod sa akin, maraming support sa inyo. Hindi kayo nag-iisa rito. Okay? So, God bless guys. Hataw lang.